Oras mga kaibigan, ganap ng alas 9 ng gabi. If you press grapes, wine will pour out. If you crush roses, perfumes will pour out. If you afflict the talented, genius will pour out. Machona del Wayo, Odle Wayo. Magandang gabi mga kaibigan, mga suki natin tagapagtangkilik sa programang GMC Café. Araw po ngayon ng Sabado, May 16, 2020. This is our 28th episode ng ating programa. Salamat sa inyong pagtangkilik gabi-gabi dito po sa live streaming ng aking Facebook account, Gilbert Lopez Martije Catso. Binabati ko ang ating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at ang buong kabinete, ang ating butihing Mayor Inday Sara Duterte Carpio at ang buong City Council. Lahat ng ating mga frontliners, magandang gabi. Captain Eddie Boy Altirado, Captain Jenny Ubial, magandang gabi po. Sampu ng inyong mga functionaries, mga kasamahang mga frontliners ng inyong barangay. Magandang gabi kay Arlene Dosenio, sa mga Muring family, Sir Ronel Matanod ng Jazz, Jose Abad Santos, at lahat po ng ating mga kasamahang pastor sa Jazz. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi rin kay Arman Dumapias ng Rhode Island, USA, Ruth Libre Yusheda ng Japan, Vina Casilao ng Florida, Charlie Ramos ng Dubai, Rodante Uy ng Amerika, Susa Obiedo Sinji ng Japan, Joy Obiedo Balan dito po sa Davao, Kabantian. Sa buong asako po ng Roman Catso Chapter and Family sa Davao de Oro, magandang gabi. Sa Bidala Chapter, mga Hinampas family, sa Doidora family, Kuray family, Muring family, Ayuban family, Barbarona family, sa Ireneo Catso family or chapter ng Manambulan Turil, magandang gabi. Sa Perfecta Prunish Chapter naman, diyan sa Surigao, magandang gabi. Mga Kabili family, mga Catso family, lalong-lalo na sa Gabino Chapter, magandang gabi. Binabati ko rin ang ating mga butihing mga opisyalis ng mga The Fraternal Order of Eagle. Kuya Luis Senesa, ang ating pong International Affair. Kuya Mike Sahid, Brex Curias, Jeric Sucaldito, Jonathan Sahona, Kuya Efren Campilan, Kuya Jerry Licarte, barangay captain ng barangay Saasa. Kuya Earl Kin Lim, magandang gabi. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at salamat. Magandang gabi kay Jovilo Barbaruna. Magandang gabi. Salamat at nangunguna ka sa nag-wave ngayong gabi. This night is a very special night. Why? Because isang pagpupugay sa tagumpay ng isang estudyante kung paano niya na-overcome ang kanyang pagkamahiyain. Maya-maya, bigyan natin buhay ang kanyang kwento. Magandang gabi kay Lea Canoy ng grupong BEd Education ito. Magkasama natin sa Villa del Puso, Eddie Manriquez, ating founder, sa ating mga board of directors na si Alex, Balin, Tina, Daisy, Ayet, and Auntie Tuling, magandang gabi. Binabati ko rin, nasa Macau, ang ating butihing pastor na nagbibigay sa atin ng MP3 para Sita Villarino. Kumusta na kayo dyan sa Baguio?
Okay, Pastor Hill and kanyang wife na si Anne at baby Helione Evidente. Magandang gabi sa inyo. It's a happy family. Kaya partner, Ben Bonito ng Radio Bandera, magandang gabi. Magandang gabi rin sa aking may bahay na nasa kabilang bahay. Sumakabilang bahay. Okay? Binisita yung aming isa rin pasyente doon. Kasi meron tayong inaalaga ang mga pasyente. Tayo po ang nagre-reflex, nagme-maintain ng kanilang mga health. Okay. Magandang gabi rin, Auntie Perla, ng Crossing Matina, Zaira Abiliana, ng Crossing Matina. Magandang gabi rin sa Han. Oo na. Manilingan sa daw siya. Pupunta raw muna siya sa kapitbahay. Doon daw muna siya. Okay, wala akong secretary ngayon, kaya ipagpasensyahan nyo na po. Kapag ka medyo yung iba, hindi ko mag-greet yung mga pangalan ninyo, ha? Kasi nasa kanya yon, nasa grupo niya yon. Batch 87, ating President Jerry Saluria, Vice President Cap Ramon Bargamento. Kami po yung mga board of directors nito. Doming Espela, Aspina, Bax Bacoro, Aloy and Gigi Elises, Gary Sanoria, Rialin Manggubat, Revelin Tomas, Gladys Marquez, and Joel Garcia. Magandang gabi. Ganun man kay, ano? Yes! Ben Bonito! Magandang gabi! Live with Ben Bonito! Diyan si Ben Bonito. Sabi ko na sa inyo, Radio Bandera. Partner pa tayo. Nasa tagong base po yan siya. Okay, tuloy natin mga kaibigan ang ating pagbibigay pagbati. Kay Philip Magbanua, JR Merca, Dennis Casangyao. Ba't siya tumawa po hon bro? Guest ka sa program na to. Tritagom. Oh, why not? Kahit na mag-phone patch lang, okay lang. pwede rin akong pumunta dyan. Balang araw, magkikita rin tayo. Noon kasi, sa edad niya, yung kabataan ko pa, talagang masigasig maghanap ng mga sponsors, masigasig maghanap ng mga, alam niyo na, eh ngayon medyo ano na tayo, so hindi na tayo movable. So mas maganda na itong program kung ganito. Magandang gabi din kay Dennis Casangyao, Pebby, sa kanyang wife, and Tricia. Nasa kilometer 12 po sila sa Davao City. Sa buong alumni batch, alumni band ng City High, Algen, Dr. Algen Ipanag, isa po itong nagbibigay po ng kawang gawa sa ating mga kasamahan o mga kababayan. Magandang gabi. At sa lahat po ng magpapapapa, magandang gabi. Sana'y sa gabing ito ay mabigyan po natin ng ano, mabigyan po natin ng buhay ang kwento ng isa po nating letter sender. Napaka-humble na bata. Very humble. Wala akong makikitang yabang, wala akong nakikitang umaangat o inaangat yung upuan, wala. Maganda. Paganda ng paganda yung programa, mga kaibigan. Watch. Yes, we're watching. Si Bayan is watching. Yan, andyan na. Magandang gabi kay Ate Comita de los Reyes. Yan, kung hindi ka mag-pop-up, hindi kita mag-greet. Kasi wala akong hawak na listahan. At saka may mga listahan akong hawak dito. Ayon pa sa aking technical advisor. Sabi niya, huwag mong basahin lahat kasi hindi naman nakikinig yan. Yung mga nag-pop-up lang ang babasahin mo. Tama rin naman, sayang din ang effort. Okay, magandang gabi sa pamilya ni Ate Cometa de los Reyes, kay Mark, Veron, sa mga anak nila na si Nicole at si Anneska. Magandang gabi. Alright, tuloy natin mga kaibigan ang ating programa. It's 9-8, brought to us by GMC Café. Ang GMC Café po ay under po ng GMC Multimedia Production. Ang Multimedia Production po ay gumagawa po tayo, nag-cater tayo ng mga event organizing, bibigay tayo ng mga trainings doon sa mga nagbibigay tayo ng mga training sa theater arts, music, malawak po. Kaya ang GMC Cafe ay isa lamang po sa branch ng programa natin. At sana po ay nakapagbigay tayo tulong sa ating mga letter senders o sa mga pinag-uusapan natin dito. At
tayo rin pong mga nakikinig ay magkaroon po talaga ng mamulat po ang ating mga mata sa katotohanan. Katotohanan kahit na general na ngayon, ay manatili pa rin po ang wearing of face mask, mananatili pa rin po ang quarantine pass, ganun rin po, mananatili pa rin yung curfew, meron pa rin po. So, may mga pagbabago at may mga nakakalungkot din kasi kahit anong ginagawa nating pag-titiis na makulong dito sa ating pamamahay, yung iba talaga hindi mo mapigilang lumalabas ng bahay. Naghahanap talaga ng paraan na makalabas ng bahay at makapunta sa kanilang mga kaibigan, makapaglakwat siya. Sana ay naiintindihan po nila na hindi po basta yung kinasasadlakan natin ngayong pandemic na ito. Bagamat, meron po tayong demokrasya, hindi po natin sila mapipigil, hindi po natin sila pwedeng maliban na lang po makitaan talaga ng paglabag sa ating alituntunin o paglabag sa batas ng ating quarantine sa tawag nito, itong Bayanihan Act. At marami na rin talagang nasampulan. Marami na. So mga kaibigan, magandang gabi sa lahat. Kaya Ben Bonito, sa aking may bahay, sa kay Ate Kometa. At sa lahat ng mga binasa ko kanina mga pangalan, sana ay manatili kayo sa loob ng isang oras. Samahan niyo ako. Pag-usapan natin ang isang kwento. Alright. Ang gabi pong ito ay sinabi ko kanina na napaka-special because our story for tonight is very humble young woman, a beautiful young woman, yet very humble, talented, at napakabait po na anak. Napakabait po na anak. Pinamagatan ko po itong Vencedora or Overcomer. Magandang gabi, Sir Gilbert. Isang karangalan ang maibahagi sa mga taga-subaybay ng programang GMC Café, ang bahagi sa kwento ng buhay ko. Ako po ay si Faye, 17 years old. Pangalawa sa aming magkakapatid, pangalawang anak sa aming magkakapatid, o pangalawang anak ng aking mga magulang. Sa kasalukuyan pong senior high, this opening yata mag-grade 11 siya. Sa isang private school. Bata pa lang ako noon ay talagang napakamahayain ko pong bata. Kaya nga binansagan akong manhid. Gawa ng hindi talaga ako marunong mag-react sa mga conversation. Gabi-gabi ko itong pinalangin sa Diyos. Naway mawala na itong pagkamahayain kong ito. Nag-high school na lang ako ay dala-dala ko pa rin ang kinaiinisan kong personalidad na ito. Lagi na lang akong kinakabahan sa tuwing magkakaroon ng public speaking sa klase. Dahil nanginginig talaga ang aking mga tuhod. At hindi ako makakakilos, kaya nasa harapan ako ng mga kaklase ko. Nawawala ako sa topic, nagkabuhol-buhol ang aking mga sinasabi, talagang napakabigat ang damdaming ito. Hindi ko magawa ang kayang gawin ng iba. Na alam ko namang parehas lang kami ng katayuan sa buhay.
Hindi naman ako gumagala sa kapitbahay kapag kawalang pasok. At hindi rin ako nakikipaglaro sa mga kababatang kapitbahay namin, dahil takot akong matalo sa mga laro, dahil hindi ko alam ang gawin, ang rules ng laro. Nakikita kong lugi ako kapag nagpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa buhay ko. Kaya nagpasya akong kumawala sa shell ko. Nagkataon naman, si Mama, kami ay isinama sa isang parlor upang magpa-rebound ng buhok. Kaya sinamantala ko ang pagkakataong iyon. Hindi ako nagkakamali. Nang pumasok ako sa campus, ay napakalaki ng pagkabaliktad ng mundo ko, dahil first time kong narinig na mas lalo kang gumanda ngayon sa ayos mo. Mapa-estudyante o mapa-teacher, pansin nilang pagbabago ko ng anyo. Kaya mula noon ay bahagyang tumaas ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Palapit na ang United Nations at Intramuros ng campus, kaya abala ang lahat sa paghahanda. Lunchtime noon, nasa kantin kami ng aking mga kaklase, bigla na lang dumating ang best friend ko. Excited na ipinaalam sa akin na sinabi raw sa kanya ng teacher na magiging ambassadress ng United Nations at representative ng department para sa pageant. Ako. Natulala ako at napasabing, "Ano? Matagal akong hindi nakapagsalita gawa noon." Pero sila, excited na excited, at nangakong susuportahan ako sa aking pag-iinsayo, at tinulungan nga ako ng mga kailangan ko sa training. Kumuha kami ng trainer, nagbayad kami ng trainer para turuan akong maglakad gamit ang aking high heel na ang taas, 3 inches po yon. Magandang gabi kay Kinsey Bayan and Laiche Tolentino. Magandang gabi. Araw po ng United Nations, during the contest, yun na. Yun pa rin ang nararamdaman ko. Lalo nang tinawag na ang Magic 3. Pangatlo akong tinawag, at yun ang tanong nang ibinigay sa akin. Nanigas ako at hindi na nagkatugma ang sagot ko sa tanong na iyon. In short, hindi ako nanalo na makoronahang Miss United Nations. Nagiging second runner-up lang ako sa mga panahong iyon. Nahiya ako dahil alam kong na-disappoint ko silang lahat. Kaya nag-decide ako na hindi nasasaling muli sa Intramurals. Although the Intramurals is coming, deadma ako. Dahil ayoko na, ngunit pinaakyat kaming lahat dahil need daw talagang mga mag-screening ngayon. At yun, nag-comply ako. Siyempre, as a student, follow the rules. Relax akong pumunta doon for compliance. Sabi ko, kesira. Whatever will be, will be. Magandang gabi, Yulet Trasso and Tita Perla Mambulao. After nung screening, 4 days, sinabihan ako ng teacher ko na mag-training daw dahil
ako daw talaga ang gusto ng committee na mag-represent sa aming department. Kaya, wala akong nagawa. Kahit natudutanggi ako, buti na lang, ayan ang mga kasamahan ko, mga kaklasiko at mga barkada ko. Todo convince sila sa akin. Kaya, ayon, pinagbigyan ko na. Nag-practice, nag-training, tinulungan nila ako sa aking mga gamit, ang daming preparations na ginawa namin. Araw po ng pageant, ay maaga akong umalis ng bahay, papuntang chapel ng school, upang magdasal, at makarelax na rin. Ayaw ko kasing ma-stress, gusto kong makapagpahinga muna bago sumalang. Magandang gabi kay Ena Nabil de la Cruz o Cruz de la. Okay, magandang gabi. Sa final round ng pageant, grabe. Sigawan dito, sigawan doon. Hindi ko na makita ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya. Ngunit, ang madinig ko na lang, sisigaw sila, isisigaw nila ang pangalan ko. Lumakas po ang loob ko dahil todo nga suporta lahat ng mga taong importante sa buhay ko. Sa final round ng pageant, again, the question and answer portion. Nakalaban ko, ngunit sa mga sandaling ito, pinapasa Diyos ko na ang lahat. At yun nga, walang kaba at may kumpiyansa na. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Dahil hindi ko man lang alam na nasa announcing na pala. Hindi ko napansin na nasa announcing of winners na pala at tinawag na halos lahat ng mga kasamahan kong pumasok sa finals. Sigawan, hiyawan, at huling itinawag ang pangalan ko. Magandang gabi kay Pastor Hill Evidente. Magandang gabi. Thank you for watching. From Macau with love. Salamat po, Pastor. Tinawag ang pangalan ko, Miss Crown University. At grabe po ang sigawan, grabe po. Talagang lahat ng mga kaba, lahat ng mga hirap, lahat ng mga pinasan kong damdamin ay nawalang lahat. Congratulations dito, congratulations doon, picture dito, picture doon. At doon ko napatunayan na ang dasal at kilos ay magkasama at nagbunga na nga ng tagumpay. Salamat at sana ay maging inspirasyon sa mga tulad ko na walang tiwala sa sarili. Lubos po na gumagalang Faye. Wow! Napakagandang kwento ng buhay, mga kaibigan. Napakagandang kwento ng buhay. Sige, ano lang kayo? Magbigay kayo ng mga comment, mag-react. Once again, magandang gabi kay Pastor Hill at sa buong pamilya. Okay. Magandang gabi rin kay Emma Rusal. Magandang gabi kay okay. Kung gusto niyo pong masali, ma-include ko kayo sa ating prayer, please. Mag-wave kayo at nang masali ko kayo sa ating prayer. Maya-maya lang. Ang ating bida sa gabi ito ay isang overcomer. Talagang napaglagpasan niya ang pabigat sa kanyang buhay. Totoo yan.
Ano ba ang sinabi ng Bible about overcomer? Magandang gabi po, Pastora Sara Dakeo Alvarez. Okay. The Bible has a lot of the Bible has a lot to say about being an overcomer. The term overcomer is especially prominent in the book of Revelation, where Jesus encouraged his people to remain steadfast through trials. In Revelation 2:26, 3:21, 21 verse 7. 1 John 5 verse 4 to 5 says, "For whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is the one who overcomes the world but he who believes that Jesus is the Son of God." Alam niyo, ang letter sender sa gabing ito ay napaka-humble na bata. May mga kakilala na rin akong mga beauty figures, yung mga public figures na mga sumasali ng beauty pageant. At yes, of course, kailangan ng confident. Kailangan talaga ng confident, kasi kapag hindi ka confident, magandang gabi, Janelle Tipait. Kapag hindi ka confident, kulang ka ng tiwala sa sarili mo, ay tatalunin ka talaga ng kaba. Dabog, kalabog ng iyong dibdib. Overcomer are followers of Christ who successfully resist the power and temptation of the world's system. Okay. I-overpower ang kung ano ang dito sa mundong dapat nating talunin. An overcomer is not sinless, but hold fast to faith in Christ. Until the end, he does not turn away when times get difficult or become an apostate. Overcoming requires complete dependence upon God for directions, purpose, fulfillments, and strength to follow His plan for our lives. It will be found in Proverbs 3, verse 5 to 6, 2 Corinthians 12, verse 9. Okay. May mga characters sa Bible that nakitaan talaga ng pagkadismaya, nakitaan talaga ng pagkahinaan ng loob, lalo na yung mga sumabak talaga sa persecutions. The Greek word most often translated overcomer stems for the word nike, which according to Strong Concordance means to carry of the victory. The verb implies a battle. The Bible teaches Christians to recognize that the world is the battleground. Yes, kailangan nating tanggapin that this world is a battleground. Tayo ang nakikipagdigma sa mundong ito na kung saan ay corrupt na mundo, na malign ang mundong ito, natabunan na ng kasamaan ang mundong ito. Not a playground. Hindi po playground, but it's a battleground. Kung saan dugo ang dumadanak, kung saan buhay ang kikitilin, kung saan sisirain ang pamilya. It's not a playground, but it's a battleground. God does not leave us defenseless. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon na walang kalaban-laban. In Ephesians 6 verse 11 to 17 describes the armor of the Lord avail to all believers. Scattered throughout the narrative, throughout this narrative is the admonition to stand firm. Sometimes all it takes to overcome temptation, it is to stand firm
and refuse be dragged into it. Okay, may mga sitwasyon minsan na kailangan ma-overcome mo siya talaga. At tatayo ka talaga kahit na anong pagsubok pa yung daraanan mo, katulad ng letter sender natin na maliit pa lang siya ay nakatanim na sa kanyang pag-iisip na baka hindi niya kaya, baka kasi sabi nga ng kapitbahay nila manhi daw siya, hindi marunong makipag-react o hindi marunong makipag-interact sa mga kaibigan. Sabi ng James 4 verse 7 says, resist the devil and he will flee from you. Atin pong tanggihan. Resist. Tanggi po tayo, tumanggi po tayo sa diablo. Nang sa gayon, siya ay aalis. Siya ay lalayo, siya ay palayo sa'yo o siya ay hihiwalay sa'yo. Resist the devil and he will flee from you. An overcomer is one who resists sin, no matter what lures Satan uses. Sometimes, Satan use the situation na mahihiya ka. Gagamitin niyang, sasabihin niya, hindi mo kaya yan. Hindi ka pwede dyan. Ano ka na lang, dyan ka na lang talaga sa baba. Magandang gabi, Kate, Shania. Dyan ka na lang, hindi ka na aangat. Eh kung yung letter sender natin ay hindi nag-decide. Kasi sabi niya, dumating ang araw na sabi niya, hindi dapat nandito lang ako. Kailangan gagawa ako ng paraan kasi lugi ako. Sila nag-enjoy na ako, nandito lang ako. Kaya nga minsan, sa personality kasi niya, siguro insecure siya. No? Kasi, ang dami nga mas maganda, ang dami nga ano. But, mayroon siyang gift sa loob. It is the assurance of love, which God has given her. Kaya, nag-decide siya, ginawa niya talaga. Pinakita niya talaga, di-display niya. At ano ang inani niya? Wow! Admiration, paghanga, mas maganda ka sa iyong ginagawa ngayon. Kaya nga, sometimes ang insecurities kasi dahil sa ating mga past, dahil sa ating mga nakaraan na bumabaon sa atin, lalo na tayong mga talagang lumaki sa hirap, tayong mga lumaki sa walang wala, tayong mga lumaki sa tira-tira, tayong mga lumaki sa pinagtirahan, yung bang lumaki tayo sa leftover. Okay, tapos na kayong kumain. Sige, kayo na. Parang ganon. Na tayong mga lumaki sa pagiging alipin, pagiging alila. Ang mga lumaking nasa kahirapan talaga. Kaya, sa loob-loob niya, hindi pwedeng ganito. Kailangan gagawa ako ng paraan. The Apostle Paul wrote eloquently of overcoming in Romans 8 verse 35 to 39. He summarizes the power believers have through the Holy Spirit to overcome any attacks of the enemy. In verse 37 says, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Kaibigan, kapatid, kababayan. Ma-overcome mo ang isang bagay with Him. Kung sa tingin mo hindi mo kayang gawin, may insecurities ka pa sa sarili mo. Ask God to be with you. Ask God to help you. Ask God to guide you, to be the one who will drive sa kanyang manubela. Ang ating letter sender, gabi-gabi nagdadasal. Kasi
Gusto niyang mawala na itong kahinaan niya sa buhay, sa personalidad niya. And he knew that God is with her. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Minahal tayo ng Panginoon. That is why He came down to earth and died for us. And that is supposed to be the substance of His death for us to overcome. To overcome anything which is covers us to see the light. The things to yung mga bagay-bagay na naging dahilan upang di natin makita ang kabutihang ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Nagiging insecure ka dahil mahirap ka? Yes. But God tells us He died for us to live. To have our life and have it more abundantly. He dies because He knew na hindi natin kaya. He died in our behalf. At gusto niyang mangyari na sa kanyang kamatayan ay makuha natin ang reward ng kanyang kamatayan, which is the eternal life, hindi lamang papuntang langit, kung hindi yung buhay na gusto niya habang tayo ay nandito sa sanlibutan. Gusto ng Panginoon na maging overcomer ka. Gustong-gusto ng Panginoon na magiging ikaw ang manguna. Gustong-gusto ng Panginoon na maging top-notcher ka. Gusto ng Panginoon na magiging winner ka. Gusto ng Panginoon na magiging ehemplo ka ng kanyang kadakilaan. That's why He wanted you to overcome things na humahawak sa'yo. Kaya hindi ka makamove on. Kaya hindi mo makayang mag-step up dahil may tinatago ka pang pag-aalinlangan. Overcoming is often equated with enduring. Jesus encouraged those who followed Him to endure. Endure the end. Endure tayo hanggang sa katapusan. Sabi ni Jesus, go, kaya mo yan. Sabi ng Panginoon, gawin mo, isa-isahin mo lang, dahan-dahan lang, at makakamtan mo yan. Kagabi, pinag-uusapan natin, maganda, no? Isa-isa, at makakamtan mo. Christ is one who endures through trials by the power of the Holy Spirit. Ito ang maganda. A true disciple of Christ is the one who endures. Yung tatagal sa pamamagitan ng trials o yung pagsubok by the power of the Holy Spirit. So kung makaka-endure tayo, it's because the Holy Spirit is with us. Lahat ng mga pagsubok, alam ko, walang pagsubok sa balat ng lupa na hindi natin kayang lagpasan. Dahil the Holy Spirit is within us, being our helper, being our inspiration, being the encourager of us in our daily living. In every day, the things that we hate to encounter, Siya ang nagtuturo sa atin. Harapin mo yan. Lagpasan natin. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Siya ang magbigay sa iyo ng kapayapaan upang walang hassle na mangyayari. Hindi ka guguluhin ng iyong pag-iisip na yan, di mo kaya yan. Kanina sinabi doon, ang gagawin ng Diablo, talagang haharangin kanya upang hindi ka makakatawid. But we are more than conqueror. We are more than conqueror. A true disciple of Christ is the one who endures through trials by the power of the Holy Spirit. And overcomer clings to Christ no matter how high the cost of discipleship. In Hebrews 3 verse 14 says, we have
come to share in Christ. If indeed we hold our original conviction firmly to the very end. With Christ tayo, with Christ. Ano ang bumabagabag sa personality mo ngayon? Ano ang hindrance ng attitude mo ngayon? O yung bang drive ng mind mo ngayon? Siguro pagod ka na. Magandang gabi, Joseph Lishong ng Mintal. Yes, magandang gabi sa iyo, anak, Joseph. Na yung napanalunan ng ating Panginoong Hesus, kailangan tayong mag-share. Yun ang gusto niyang ibahagi sa atin, ang kanyang pagkapanalo. Kaya tayo mismo ang kukuha niyan. Tayo mismo ang mag-exert ng effort na makapag-share, na makakakuha tayo o makaka-avail tayo sa victory na yan. If indeed we hold our original conviction firmly to the very end. Nasa sa atin yun kung gusto natin o hindi natin gusto. Bagamat kung hindi mo gugustuhin, hindi magbabago ang buhay mo. Ikaw dapat ang mag-decide na gusto ko yan, kukunin ko yan. I will share that victory with Jesus. Kailangang mananalo ka. Kailangang makaranas ka ng kapanalunan. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil magaling ka, kung hindi, dapat na makaranas ka ng kapanalunan dahil ginawa ng Panginoong Hesus ang manalo sa larangan ng iyong kahinaan. Magandang gabi sa iyo, anak, Angelo, the frontliner. Okay. Kailangang makishare ka sa Panginoon sa kanyang ginawang pagtalo sa makamundong, sa mundong ito. Tinalo niya ang diablo sa kanyang mga masasamang plano sa buhay natin. Klarong-klaro, the thief only comes to steal, to kill, and to destroy. But sabi ni Jesus, I have come to give you life and have it more abundantly. Anong ipinagmamayabang ng diablo? Wala siyang ipinagmamayabang. Talagang, sasabihin niya lang sa'yo, ibubulong niya sa'yo, hindi mo kaya yan. Tingnan mo yung kapitbahay niya. Di ba? Wala na. Pareho kayo eh. Pero, kung alam mo lang that Christ Jesus overcome the world. Jesus Christ overcome the world so that we will be victorious. We will be overcomer. We will be on top. Tayo dapat, hindi ang diablo. Kaya pinagsikapan ng diablo na ilagay sa isip mo na wala ka. Wala kang binabatbat, wala kang sinabi. Bagamat sinabi ng Panginoon, an overcomer clings to Christ. Huwag tayong bumitaw sa Panginoon. Huwag tayong bumitaw sa Panginoon, huwag tayong lumayo sa Kanya. Kasi Siya ang nanalo para sa atin. Nang sa gayon, yung napanalunan niya, ikaw ang hahawak ng trophy. Yung napanalunan niya, ikaw ang tatanggap ng crown. Yung napanalunan niya, ikaw ang sasabitan ng medal. It's because God overcomes the world for us. For me, for you, for everybody who is able to accept Jesus Christ as their personal Savior, as the Redeemer, and gave up their lives to Him. Lord, I surrender my life to You kasi wala pala talaga akong magawa kapag ka hindi mo ako sasamahan. Yes, sabihin natin mga kapatid, ang daming mga winners, ang daming mga nagwagi noon, wala na ngayon. It's because may mga bagay sa mundo na kayang patunayan
ng tao na magaling siya dito. But hindi alam ng tao na yon na maaring nakawin yung napanalunan niya sa isang iglap lang. At yun ay nanakawin ng Diablo ang kanyang mga napanalunan. Magandang gabi! Jagal! O si Jagal, di ba taga ano? Taga dyan lang sa unahan. Jagal Nol. Nol. From abroad. Nag-abroad na pala yan. Magandang gabi. Sige, remind me. Sali natin sa dasal yan mamaya. Tanyo mga kapatid. Ang buhay ng tao ay... we are not subject eh. Hindi tayo subject ng problema. Hindi tayo subject ng problema. Ang problema is only a part of our obstacles in life. But, take note that Jesus Christ is already overcome the obstacle for us. Ikaw lang ang mag-claim. I-claim mo lang yan kasi He died for us and He lived everything here on earth. Iniwan niyang lahat, wala siyang dinala. Iniwan niyang lahat ng katanyagan, iniwan niyang lahat ng mga napanalunan niya, iniwan niya lahat kung ano yung na-overcome niya. Tayo ang dapat kukuha niyan. Tayo ang dapat tatayo. Sabihin mo, alam ko, overcomer ako kasi Jesus Christ died for me so that I will become an overcomer. Overcome your fear, overcome your insecurities, overcome the things that you don't want, the things that you hate inside you. I-overcome mo yan. Etong problema ng ating center is the personality. Napakasimple problema. It's only a personality. Kung tutuusin, personality can be learned. Ang daming trainings ngayon. Iyon nga, kumuha ng trainer, di ba? Kumuha ng trainer. Wala itong training eh. Hindi ito nag-uumpisa sa bata pa eh. Malaki na ito nag-training. Kumuha talaga ng expert na trainer, nag-training. Siguro tinuruan pa paano sumagot, tinuruan pa paano maglakad, lumakad. Siguro tinuruan kung paano tumayo sa harap ng entablado. Eh, alam niyo naman. This is a beauty pageant. Isang beauty pageant na hindi beauty pageant lang ng baryo or ng barangay. It's a beauty pageant where may mga mayayamang kaklase, may mga mayayamang ka-schoolmate ang maaring kanyang kakumpit during the pageant. At yun nga, nung first round niya ay nagiging second runner-up lang siya. Bakit? It's because sa loob-loob niya, hindi pa siya ready, hindi pa siya handa. Nung nag-decide siya na, no, hindi, kailangan talaga gawin ko to, kailangan gawin ko yan. Kailangan talaga, Lord, Ikaw na ang bahala sa akin. You teach me. Stay with me during the pageant. Maaga siyang pumunta sa school. Nagdasal sa Panginoon, Lord, I need you. Wala siyang ibang sinambit. Panginoon, eto na ang moment. Samahan mo ako. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay sa buhay na sabihin natin, parang baliwala sa atin. But, napakalaking bagay sa taong nangangailangan ng mga bagay na yon. Yun ang pag-overcome ng kanilang insecurities sa personality. Mahirap yun i-overcome. Lalo pat kung nakapaligid sa'yo ay mayayaman, magaganda, well-known, sikat na sa school. Ano pa ba? Mai-insecure ka talaga. But then, saan ba nang galing ang confident niya? It is the assurance of our Almighty God. Lord, mamaya na ang contest. Guide me. I'll surrender it to you, Lord. At yun nga, dahil nag-training din talaga siya, ay siya ang nakoronahan. At siya ang nabigyan ng parangal. At hanggang ngayon, napaka-humble. Napaka-humble na bata. Very respectful. Kaya nga, sana mga kapatid, mga kaibigan, ay
may matutunan tayo. In the book of Revelation, Jesus promised great reward to those who overcome. A great reward to overcome. Now, overcomers are promised that they will eat from the tree of life. It talks about our relationship to God. Overcomers are promised, talagang pinangakuan, that they will eat the fruit of the tree of life. Wow. In 2:7. Be unharmed by the second death. 2:11. Eat from hidden manna and be given a new name. 2:17. Have authority over the nation. Okay. Have authority over the nations. 2:26. Be clothed in white garments. 3:5. Be made a permanent pillar in the house of God. Ang daming mga sinabi dito, mga kapatid. The promise. Unharmed. Kakain ka nung tree of life. Yung mana. And alam niyo yung mana? Yung pinapakain ng Panginoon noon sa mga Israelites while they are in wilderness. Mana. Sa umaga, yun ang pinapakain sa kanila. Okay, magandang gabi, Alvin Magwate and Honoria. Honoria Unhuntilia, magandang gabi. Honora, bakit kasi ano? Nora na lang. Magandang gabi, Nor. Okay. And sit with Jesus on His throne. Sit with Jesus on His throne. Jesus warned that holding fast to Him would not be easy. Yes, totoo yan. But it will be well worth it. Pero karapat-dapat naman talaga. In Mark 13 verse 13, He says, "You will be hated by all for My name's sake." Kapag ka mag-umpisa ka na sa iyong pagkilala, sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi lang tao ang makakapansin sa iyo at i-hate ka ng tao, kundi ang diablo talaga na siyang kalaban natin dito sa mundo. Siya talaga ang maghanap ng paraan kung paano kanya i-pull down. But the one who endures to the end will be saved. According to ESV, International Standard Version. We have the guarantee of Jesus that if we are His, we will be able to endure to the end. And His reward will make it a worthwhile. Yung kanyang gantimpala ay napakaganda nga naman. Talagang eksaktong-eksakto. Akmang-akma para sa kanyang mga anak. It is a great honor to discuss or to talk about the life of the beauty, a beauty queen, isang beauty figure na kung kumakilala niyo siya, kung makausap niyo siya, kung mapalapit ka sa taong ito, ay masasabi mong napaka-humble ng taong ito. So ganun, mga kaibigan, the story talks about overcoming her yung pagiging mahiyain niya, matakutin na haharap sa mga tao. Bagamat nang lumaki na siya ay nakapag-decide siya sa kanyang sarili na talagang dapat baguhin niya ang kanyang estilo, dahil kapag hindi niya ito binago, maiiwan talaga siya. At yun nga, ay hindi siya iniwan. Siya pa ngayon ang nasa mataas. She is now in the pedestal as a beauty figure. She is now enjoying being the beauty figure of the campus. The character
of being an ambassadress of the school. Mahirap kaya i-maintain yun. So, sana sa gabing ito ay nakapagbigay sa atin ng aral at naway magbigay rin ng inspirasyon sa mga taong nahihiya pa. Get out of your shell and let God be your master and guide you. Let us all pray. Father, we thank you for this wonderful evening. Thank you, Lord, for the life of Ben Bonito, kay Comita de los Reyes, Mark Beron, and daughter Aniska and Nicole, kay Kim Sibayan, kay Laichi Tolentino, kay Yulet Trazo, kay Perla Mambulao, Elin Iena Nabel de la Cruz, kay Emma Rosal, kay Pastor Hill, kay Sara, kay Pastora Sara Dakio, kay Junel Tipait, Kate Shanea, kay Joseph, at kay Angelo, kay Nora and Alvin Maguate. I pray, O God, for the good health. I pray also, Lord, for Jagal and Nal and family, Joseph, Rishong and family. Maganda, sana, Ama, ay mapagbigyan niyo sila ng kapanatagan at katiwasayan sa buhay. Ang buo pong pamilya ng Katso Clan, kay Pastor Tony Asilo and family, Atelina, kay Ebenezer and SJ, sa atin pong Pangulo Rodrigo Rua Duterte, Sara Duterte Carpio, and kay Luna, Dudong, Ricky, Gaga, Titing, and sa buong puwersa po ng New Creation Church, pinagunahan po namin butihing Bishop Dundon Aurelio Caminade, Pastora Ging Caminade, Pastor Nico Caminade and family, Pastor Jonathan Caminade, Doctora Mayin and Engineer Manny Amor, and Nesan and Randy Cansana and Yulo, Pastor Timmy Caminade and buong pamilya, Ate Joy Roque and family, Ate Bining Lumanog and Titing Lumanog and family, Pastor Ilmer and Ruth Lim and family, Pastor Rene and Jenny Yap and family, kay Val and Nene Alforque and family, kay Sweet and Agang and their family, sa mga Represca family, Mark and Shine Bakang and family, kay Neneng and Dominic Felisarta and family, kay Engineer Boy Sarili and family, kay Amelie Sarili at saka sa husband niya at saka sa kanilang anak, kay Wilson Chudoro at ng kanyang buong pamilya, ganun man kay Ricky Lara at ng kanilang buong pamilya. Magandang sinyales po, Panginoon, na ikay palaging nagbibigay gabay, nagbibigay ng palatandaan, nagbibigay ng mga cautions or mga warnings na dapat ganito ang gagawin, dapat ganun ang gagawin. Salamat po, may mga natutunan kami, even me. Marami po akong natutunan sa buhay, Ama, dahil po sa banal na Espiritu na iyong pinadala dito at siyang naging gabay sa pang-araw-araw. Siyang naging gabay sa takbo ng programang ito. Salamat, Panginoon, at may mga kasamahan kami. I pray also for Ma'am Yin. Wala po siya ngayon. I don't know kung hindi naka-wave. Ako po ay dinadala ko rin sa dasal, no, ang mga pamilya ni Jojo Hilay at saka kanyang husband, kay Ronel at kay Rose, sa kanyang pamilya. I pray also, O God, for my neighbors. I pray also, Lord, for my friends. Salamat, Panginoon, at ikaw ay nagbibigay ng kapanatagan, ikaw ay nagbibigay ng assurance sa aming buhay upang kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance and will upon you and give you peace. And the peace of God, which surpasseth all understanding, shall guard your hearts and mind through Christ Jesus. Amen and amen.
Mga kaibigan, wala na po tayong oras. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Café. Gilbert Lopez Martí Cazzo nagsasabing, lahat po ng suliranin ay may kalutasan, lahat po ng problema ay may kasagutan sa Diyos. Tayo ay manalangin at manawagan. Siya po ay nariyan lang, handang-handa kanyang tulungan. God bless you. Shalom. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Magandang gabi.